Magandang umaga po sa inyong lahat. Walang kaduda-duda na ang ating Panginoong Jesus ay punong-puno ng awa at punong-puno ng habag. Amen po ba yon? At siya'y punong-puno ng habag at punong-puno ng awa hanggang sa kanyang kamatayan. Habang siya ay nakabayubay o maaring nag-aagaw buhay na sa krus. So anong patunay natin nito? Mayroon ba siyang pinatawad habang siya'y nakabayubay sa krus? Mayroon ba? Yes or no? Ano? Mayroon siyang pinatawad, di ba? Iyong isa sa dalawang magnanakaw. Di po ba? Amen ba yon? Dahil ipinakita ng magnanakaw na yon na tinatawag nating mabuting magnanakaw na siya ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Kaya anong sinabi sa kanya ng Panginoon? Ngayon day, isasama kita sa paraiso. Isasama ka ba ni Lord sa paraiso kung hindi ka niya pinatawad? Eh, ito na'y makasalanan. Magnanakaw. Oh. Hindi. Eh kaya pinatawad niya, kung sinabi niya, isasama kita sa paraiso, ibig sabihin, pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Subalit, yan ay bago siya hanggang sa kanyang kamatayan. Subalit, ang Panginoong Jesus ba ay punong-puno pa rin ng awa o habag pagkatapos na siya ay muling nabuhay? Oo o hindi? Opo. Yan ang ating natunghayan ngayon sa mga pagbasa. Punong-puno ng salaysay tungkol sa awa at habag ng Panginoong muling nabuhay. Kanino siya sa Ebanghelyo nagpakita ng awa o habag? Doon sa mga nagkakatipon sa isang bahay, hindi ko alam kung saang bahay ito, no? Sinasabi ay ito yung kung saan dinaos ni Lord ang Last Supper. So nagkakatipon doon yung mga alagad. At kasama siyempre doon ang 11 apostol ng Panginoon. O bakit kailangan ng mga ito ang kanyang habag? Dahil marami silang atraso sa Panginoon. Ano ba yung mga atraso nila habang ang Panginoon ay nagdadanas ng kanyang pagpapakasakit? Nung hinuli na ang Panginoon, nilitis, hanggang siya ay pinasa ng kanyang krus patungo ng Kalbaryo, anong ginawa ng mga ito? May isa doon na nagtatwa sa kanya. Sino yung nagtatwa sa kanya? Si Peter. Very good, sister. At mayroon doong nag-iwan sa kanya. O, sino naman yung nag-iwan sa kanya? Eh, lahat sila. Di ba nagtakbuhan na? Kanya-kanyang takbo. Eh, dahil nga ay tinatwa na ni Apostol Pedro, eh, baka kasi tinanong si Apostol Pedro, ikaw ba'y kasama dito? Ay, natakot na rin siguro sila, kaya nagtakbuhan na sila lahat. Iniwanan
ang ating Panginoon. Okay, kung kayo ay ganyan ang nangyari sa inyo, iniwanan kayo ng mga matalik niyong kaibigan, anong mararamdaman niyo? Eh, masakit. Hindi po ba? Oh, pagkatapos na siya ay muling nabuhay, ano na naman yung atraso ng mga alagad niya? Hindi sila naniwala na siya ay muling nabuhay. Di ba masakit yun? Kasabi-sabi lang niya bago siya mamatay na ako ay sa ikatlong araw ako ay muling mabuhay. Parang hindi pumasok sa isip nila. Hindi pa rin sila naniniwala. So yung lahat na yon, ang lahat ng yung nagkatipon doon sa bahay na yon, hindi sila naniwala. At lalong-lalo na na-highlight yung pagduda ni Ino sa Ebanghelyo. Sino yung nagduda sa Ebanghelyo na si Kristo ay muling nabuhay? Si Apostol? Sino? Apostol Tomas. Di ba? Alam naman niyo siguro yan, yung the doubting Thomas. Hindi po ba? So itong sitwasyon ng mga alagad na ito, may atraso sa Panginoon, gumawa ng hindi ka nais-nais. Nung napakita, kita mo, hiniyaan ba niya? Eh, pinabayaan nila ako eh. Eh, hindi pa, bayaan ko na rin sila dyan. Ganun bang ginawa ni Lord? Siya mismo ay napakita. Siya ang lumapit. Siya pa ang nagawa ng hindi masama. Siya pa ang lumapit. Kakaya ba natin yon? Hindi siguro lahat. Hindi po ba? Kapag nasaktan tayo ng isang tao, nako, hindi natin lalapitan yan. Galit na galit tayo sa kanya. Pero ito, si Lord, sa daming ginawang hindi ka nais-nais ng kanyang mga alagad, siya mismo, siyang gumawa ng unang hakbang para ipakita ang kanyang awa at habag. Nung napakita ba siya, paano natin masabi niya, ipinakita niya ang kanyang habag at awa? Ano bang sinabi ni Lord sa kanila? Nagalit ba siya? Paghihiganti ba? Ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, sumain niyo ang kapayapaan. Kumbaga, sabi niya, peace na tayo. Patawad na patawad ko na kayo. Kaya peace, kapayapaan na po tayo. Kaya ba natin gawin yon? Na may taong nakasakit sa atin, tayo ang lalapit at sabihin, peace na po tayo, burado na ang lahat ng ginawa mong masama sa akin. Kaya ba natin? Amen ba? Amen? Oh. So yun. Pinatawad niya ang nagtatwa sa kanya at yung lahat silang iniwan siya. Although nalaman natin sa bandang huli, siguro nagkaroon siya ng tapang, sino yung apostol na nandoon sa paanan ng krus ni Lord, sa paanan ni Lord, kasama ni Blessed Virgin? Sino? Apostol Juan. Diba? So, pinatawad na silang lahat, no? At ito ay yung mga ginawa nila bago ang kanyang muling pagkabuhay. Nung namuli siyang nabuhay, naku, gumawa na naman ng hindi ka nais-nais itong kanyang mga alagad. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. So, paano ipinakita ni Lord sa kanila ang kanyang awa? Hinimok sila
na maniwala. Kaya nung siya ay napakita doon sa mga alagad, anong ginawa agad ni Lord nang matapos sinabi sa kanila na peace be with you, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at paa. Nung makita ng mga alagad, sila'y tuwang-tuwa. Ibig sabihin, sila'y naniwala na si Kristo nga ay muling nabuhay. So ipinakita na naman ni Lord ang kanyang awa nung sabihin sa kanila, peace be with you. Ipinatatawad ko na kayo sa inyong pagdududa na ako'y muling nabuhay. At espesyal si Tomas, di ba? Hamakin mo, para lamang mahimok si Tomas na maniwala sa kanya, napakita muli si Lord. Di ba? Espesyal. Mahal na mahal siguro ni Lord si Apostol Tomas na lang dahil lang sa kanya napakita siya muli sa kanyang mga alagad. At nung napakita siya kay Tomas nung after a week, anong sabi niya agad kay Tomas? Halika Tomas, tingnan mo ang aking kamay at tagiliran. At ipasok mo ngayon ang iyong mga daliri dito sa sugat ng mga pako. At ilagay mo ang iyong kamay dito sa aking tagiliran. Ganun kalaki ang sugat ni Lord. Isang kamay mo na papasok doon. At namakin mo, after 3 days, humilom ang lahat niyang sugat. Pwede bang mangyari yon? Ganun kalaking sugat, nahilom na. Ayan ang miracle of the resurrection. So anong sabi ni Lord? Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. So anong sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Siguro sinabi ni Tomas, Panginoon at Diyos ko, patawarin mo ako sa aking pagdududa sa iyo. Pero dito, sinabi ni Lord, para sa atin sigurong lahat ito, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ako nakita. Nakita ba ninyo si Kristong muling nabuhay? Nakita niyo? Baka sabihin niyo, nakita ko nandun, no? Estatwa niya. Hindi yan. Estatwa yan, no? Hindi niyo nakita. Gayon pa man, kahit hindi ninyo nakita, kayo ay naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. So mga kapatid, dapat tularan natin si Kristo na muling nabuhay sa kanyang awa at habag. Paano? Ipakita natin o ipadama natin ang ating habag at awa sa mga nagtatwa sa atin, sa mga nag-iwan sa atin, at sa mga nagduda sa atin. Kung mapadama natin ang ating awa at habag sa mga taong ito, yan ay nagpapakita na tayo nga ay naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. Amen!